mga kamani magnet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang nakikita nyo sa araw na to ay walang iba kundi ang tatlong piraso ng sili. Alam nyo bang ang tatlong piraso ng sili na to ay maaaring maging pampaswerte sa negosyo? Tama ka sa iyong narinig. Kung ikaw ay may negosyo, online business man yan o kung anong klaseng negosyo yan, maaaring yung gamitin ang tatlong sili para pang-akit sa swerte sa pwesto o maging sa online business yan. Ano ba ang proseso na dapat kong gawin para swertihin kayo sa business nyo? Pero bago yan, alam naman natin na kapag ikaw ay nag-open ng negosyo, marami tayong dapat i-consider. Una na lamang na dapat nyong i-consider ay ang pwestong pagtatayuan nyo. Dapat kinakailangan ang pwesto nyo ay doon sa mataong lugar, yung bang tipong hindi nauubusan ng tao. Huwag na huwag kayong magtatayo ng pwesto ng negosyo sa end zone. Ibig sabihin yung pinakadulo at wala kang lusutan. Kapag dito mo kasi naipwesto ang yung tindahan, maaaring malugi ka dahil yung enerhiya ay hindi nakakalabas at hindi nakakadaloy ng mabuti. Kaya kapag sa end zone mo naipwesto, end zone na ipwesto ang iyong tindahan, siguradong kamalasan ang mapapasayo. Kaya't mas mainam na ang pwesto mo ay nasa bungad, kitang-kita ng tao. Pangalawang dapat mong inconsider kapag meron kang negosyo ay sa proseso ng pagbubukas nito. Huwag mong hahayaan na tanghali ka ng magbubukas. Mas mainam na sarado pa ang mga katabi mo ay ikaw ang unang magbubukas at masisilayan ng tao. Kapag kasi nakita nila na walang tao sa kapaligiran mo at ikaw pa lang ang nakabukas, sa'yo sila pupunta. At higit sa lahat, makakasanayan na nila ito hanggang sa maging customer mo na sila. At hindi ka mabibigo. Kapag ganyan ang palagi mong gagawin, dadami ng dadami ang customer mo. Pangatlong dapat mong inconsider sa pagtatayo ng negosyo o sa pagbubukas ng negosyo, kapag ikaw ay may pwesto, mas mainam na para matanggal ang mga negatibong enerhiya, kinakailangang magpatugtog ka ng mga lively sounds, yung mga may ingay. Alam mo kasi ang sound sa isang bagay na nakapagtataboy ng negative vibes at negative energy. Ito ay hindi nakakapagpatamlay, kundi nakakapagpasigla sa pwesto mo. Kaya kapag may tugtugin, wag lang yung malungkot na tugtog, kundi yung masiglang tugtog, paniguradong maiengganyo ang mga customer na pasukin ang pwesto mo. Mas maraming bibili, siksikliglig at nag-uumapaw ang magiging benta mo. Kaya magdala ka ng stereo, mas malakas, mas maganda para mas madaming negatibong enerhiya ang maitaboy at matanggal mo sa pwesto mo. Pang-apat na dapat mong i-consider kapag ikaw ay may pwesto o tindahan ng negosyo. Dapat, huwag mong hahayaan na magulo ang mga kagamitan o pag-aayos ng mga gamit sa loob ng pwesto. O huwag mo rin hahayaan na inaalikabok na to, panatilihin mong malinis at naka-organize. Kasi sa mata ng mga customer, ang gusto nila ay yung maganda sa kanilang paningin. Mas papasukin nila ito pag nakita nilang malinis at organize ang pwesto mo. Panglimang dapat mong tandaan kapag may pwesto ka, huwag mo ring hahayaan na madilim sa pwesto mo. Huwag kang magtitipid ng ilaw. Mas maliwanag, mas maganda. Dahil mas marami kang ma-encourage na bumili sa pwesto mo at pumasok kapag nakita nilang maaliwalas at maliwanag ang tindahan mo. Pang-anim na dapat mong tandaan ay ang lalagyanan mo ng pera. Huwag na huwag mong uubusin ang lahat ng laman nito. Kinakailangan magtira ka. Mas mainam, marami pa rin laman ang lalagyanan mo ng pera. Huwag kang magpapasaid dahil kapag nasa iran at naubusan ito, katumbas to ng habang buhay na pagkaubos ng benta. At higit sa lahat, habang buhay na walang benta, 0-0 balance ka. Kaya huwag mo rin hahayaan na ang lalagyanan mo ng pera sa negosyo mo ay masaid o maubos. Dahil mamalasin ka, sige ikaw rin, baka maubusan ka ng pera at mawalan ka ng customer. Kaya huwag na huwag mong gagawin yan. At bukod sa mga sinabi kong palatandaan na para swertihin ang pwesto mo at tindahan, meron pa tayong natatanging
pwede nating ilagay sa pwesto natin. Itong mga sili, proven and tested na yan. Marami ng mga negosyante ang nagtataka ka kung bakit merong sili sa tindahan nila. Mas mainam pa nga kung may tanim kang sili sa harapan ng pwesto mo. Kasi ang sili ay isang bagay na nag-a-attract ng mas maraming customer. Kapag natanim mo yan sa harapan ng pintuan mo at lumago yan, panigurado ang katumbas nito ay paglaguri ng tindahan mo, paglaguri ng business mo. Kung hindi ka naman nakapagtanim ng sili, kumuha ka lang ng 3 piraso at isabit mo sa pardible. Pwede mo na itong isabit sa pintuan mo. Pwede mo na itong isabit sa pintuan o sa entrance door ng pwesto mo o sa harapan ng pwesto mo. Para sa ganon, makaengganyo o maka-encourage to ng maraming customer na pumasok sa tindahan mo, para sa ganon, magkaroon ka ng maraming benta. To doble ang customer, to doble ang kita, at higit sa lahat, to doble at magiging siksikliglig at nag-uumapaw ang kita mo. At higit sa lahat, itong 3 piraso ng sili na to, bukod sa nakaka-attract, ay nakakadoble pa ng kita. Kung hindi mo ito mailalagay sa harapang pintuan o sa pintuan mo, mas mainam na ilagay mo to sa lalagyanan ng pera doon sa negosyo mo. Meron kang cash box na pinaglalagyan ng pera? Kahit anong klaseng lalagyanan ng pera yan, lagyan mo ng 3 piraso ng sili para yung lalagyanan mo ng pera ay nag-uumapaw ng benta, nag-uumapaw sa kita. Ganyan ang mangyayari sa'yo kapag palaging may sili ang lalagyanan mo ng pera. Magugulat ka na lang na dati hindi dinadayo ang tindahan mo, pero nagsimula kang maglagay ng sili, lahat ng customer ay sa'yo na pumunta. Sa'yo na rin sila bumili. Yan ang nagagawa ng sili. Kaya nga yung mga Chinese, kahit imitation lang ng sili, ginagamit nga nila. Naglalagay din sila ng sili sa pwesto nila. Dahil alam nila at alam nila ang katumbas ng sili na yan. Ang sili, hindi lang basta sili na ginagamit na sa sausawan at sa pagluluto. Ang sili na to ay nakaka-improve din ng kita sa negosyo. Nakakapag-doble ng kita, nagdo-doble ng customer. At paniguradong magiging franchise ang negosyo mo. Magiging madami ito, hindi lang dyan sa unang pinatayuan mo, kundi lalawak ng lalawak hanggang lumago ito. Kaya't huwag kalimutang maglagay ng 3 pirasong sili para magtagumpay ang negosyo mo. At yan nga mga ka-money magnet, ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ang pampaswerteng ritual na to ay magsisilbing gabay lamang. Manatili pa rin tayong nananalik para tayo ay magtagumpay, kumilos at magkaroon ng positibong isipan. Maraming salamat mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video nito. Thank you very much!